Cheers, Kid Drago. Sir GMA Factor ba na wala sa ringside si Nonito Sr. or same din mangyayari? Very good question. Thank you so much for that. I think that's the best question, ano? Sapagkat alam natin, lately, papalit-palit ng trainer si Nonito. Sa totoo lang, you look at his career, ang daming trainer na humawak sa kanya eh. And then, of course, alam natin, lately, dito sa labang ito, Rachel was the one listed as his trainer. Pero siyempre, iba rin yung tatay, in my opinion. I was surprised na parang ni Anino, hindi ko nakita doon sa corner. I might be mistaken, ano? Pero I was looking at least for the father to be there. Ano? So, I was really surprised. So, I thought the father would have done well sapagkat sila naman ang unang tandem nung nagsimula, hindi ba? Nung hinuhulma pa lamang ang legend ni the Filipino Flash, it was the father who was ika nga doing the molding. Ano? So, I thought, mas maganda kung nandun, everybody was there. Pero, syempre, you go with whatever you have at the moment. Ano? So, Rachel did her work naman when naging kampyon muli itong si Nonito. But I thought the father, he was the one who molded Nonito when he was still basically clay. Diba? You know, hindi ko masabi attorney na at Nonito Donaire would have performed better tonight kung tatay niyang nandun. Kasi that is going to be very unfair kay Rachel. Kasi I do not know the extent of Rachel Donaire's capabilities, her abilities as a trainer, no? So hindi ko po pwedeng sabihin 'yon. Hindi ko po alam yung extent ng game plan niya. I'm yet to talk with Rachel. Okay? So I cannot say that because that's going to be very unfair kay Rachel. But one thing I can say, attorney, is definitely hindi makakasama kung andun si Donaire Senior. That's diba? What I was trying to drive at, JM. Walang masama. Walang masama kung nandun lahat sila, lalo na't alam mo naman na bawat laban ni Donaire could be his farewell appearance, di ba? Alam naman natin yan, bawat laban niya could be his last fight. So maganda sana, as I tiptoe my way into possible retirement, nandiyan kayo lahat. Ano? Yeah, but we'll never know. We will never know. Would it be the difference? Nagkaroon ba ng depresya kung si ano? We do not know. Yeah. Because ganun ka-overwhelming yung performance ni Naoya Inoue. The thing about this, attorney, we can only assume, you know, I have nothing but respect for Rachel and of course kay Tatay Jun. May mga nagsasabi, attorney, galing daw sa opera ngayon. Pero the thing about this, guys, kasi parang throughout the training camp, wala siya dun eh. You know, I thought, you know, again, in no disrespect to Rachel, Donaire Sr., of course, would have helped. Yeah. Now, ganun pa rin ba ang mangyayari kung andun si Donaire Sr.? You know what, guys? Probably. It's probably gonna be the same. I mean, kasi kung ganun na yung estado ng physical ngayon ni Nonito Donaire at talagang makita natin na para bang nag-father time. You know, attorney, the reason why, okay, by the way, hindi ko nasabi, according sa odds, okay, if, ang nakita ko, if Naoya Inoue wins via stoppage, via decision, yung pusta mo kay Inoue, attorney, times four. Ganun sila kakumpiyansa. Natatalunin si Donaire via KO. Kapag ka pumusta ka kay Naoya Inoue via knockout, parang 1.17 lang yung odds the last time you checked. They will even reward you kapag dumistan siya. We would reward. Ganun po kagrabe ang ano nito. Lupit. So meron po talagang forecast. So kung ikaw, if you are a betting man, hindi po siguro, wait lang, ano po camera ko? Ayan. If you are a betting man and you like gambling, you know, it's not a bad gamble na itry mo na maglagay ng pera siguro dun sa ano, sa that in a way would win via decision, that the fight would go the distance. Kasi sabi mo nga, attorney, kanina, Nonito Donaire is known for his tough, his granite chin. The only time he's been stopped, it's, you know, it's once against Nicholas Walters at the featherweight division. Diba? So it was also a good bet. Okay, matatalo ka, but you know, you can actually take this fight to the deep waters and then survive the full 12 rounds. Pero ganun po talaga eh. And I honestly think it would have been the same if Tatay Jun or Donaire Sr. was there in his corner tonight. What do you think, attorney? Well, yun nga, tingin din marami kasi sabi nga natin, kasi edad na rin eh ni Donaire.
Siyempre, kahit anong galing nung trainer mo, kung yung katawan mo hindi na nagko-cooperate, hindi ba? Kasi siyempre, pinipilit mo na lang yung katawan mo eh. At age 30 na, ang daming aspeto ng training dyan na pinipilit mo na lamang to go the extra mile. Maaring gusto mo pa rin talaga, but sabi nga natin, the spirit is willing, but the body is already weak. Ganyan ang sitwasyon dyan kapag you are dealing with father time. Siguro hindi rin, maaaring sabihin mo, di, baka mas competitive o kahit paano, pero maaaring ganun din talaga ang resulta. Sapagkat bata yung Inoue. Bata yung Inoue, oozing with confidence. Kaya tingin ko, it would not have been a difference. Sabi natin, who knows, but we will never know. But the way we saw it, masyadong overwhelming yung panalo ni Inoue for us to think na kung ano man ang ginawa ni Donaire, eh pwedeng nabago yung resulta. Parang mahirap because of such an overwhelming performance. Regardless of your corner, regardless of your preparation, kapag sinabi ng katawan mo, father time ka na, expired na, that's it. You know, your corner, your training camp can only do so much. At the end of the day, boxer lang po yun nandun sa loob ng ring. Katawan lang po nila yung magpa-function, isip at, you know, lahat sa kanila na yon. Pagka nandun na sa loob sila ng ring. So I don't think it would have, you know, it would have made a difference, unfortunately.